Bakit nga ba hindi nagsuspend si Gov Junbik ng klase? Binalot na paghihintay ang maraming kabitenyo noong September 16, 2019, araw ng Martes, dahil sa kabi-kabilang buhos ng ulan. Inaasahan ng marami dito ang pag-suspend ni Gov Junbik Rimunia, pero bakit nga ba hindi siya nag-announce ng suspension? Bagong halaglit ngayong 2019 bilang gubernador ng Cavite, kilala si Junbik Rimunia o Juanito Victor Katibayan Rimunia Jr. o kilala din sa tawag na Gov Pogi bilang makisig at jolly na tagapamuno. Sa katunayan, makikita sa kanyang posts ang kakulitan nito. Meron siyang mga post na kasama si Daniela in red dress at maging si Romina sa glamoroso nitong suot. Nagkaroon pa ng isang maiksing video si Gov Pogi kasama ang komedyanteng vlogger na si Madam Kilay. Pero hindi lang sa pagiging kwela si Gov Junbik Rimunia nakikilala. Kilalang kilala din siya sa pag-suspend ang mga klase. Katunayan, ang kanyang unang post after niyang manalo sa eleksyon ay may kinalaman sa pag-suspend ng klase. Ganon din ang unang post nito, pagkaupo na pagkaupo ay may kinalaman din sa klase. Marami ang natutuwa kay Gov sa maagap na suspensyon nito sa mga klase. Maliban sa mga kwelang post nito, ay may malabiro pang mga captions si Gov Pogi. Ilan sa mga komento ay talagang puno ng paghanga. Thank you for the early announcements. Thanks din sa effort na sabay ng memes to put smiles on our faces in a gloomy weather. Gov Pogi hashtag, sabi ng isang netizen. Love you, Gov. Ha 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 ha. Coolest announcement. Lol. Ani pa ng isa. Napakaraming positive comments pa talaga ang mababasa na anyway nakatanggap ng malaking bonus. Subalit noong September 16, 2019, bakit wala naging update sa kabila ng may kalakasan na ulan? Marami ang naghintay, marami ang umasa, ngunit sa huli ay nabigo. Bakit kaya tahimik si Gov Pogi? Nag-announce na ng suspension ng ilang mga tagapanguna ng ilang lugar sa Cavite, gaya ng Bacoor, Kawit, Tansa at iba pa. Subalit na natiling tahimik ang FB page ni Gov Pogi. Bakit kaya? Ang huling post nito ay ang suspension din ng klase noong August 26 pa. Kaya naman, ikinadismaya nito ng maraming netizens. Ilan sa kanila ay nagkomento sa lumang mga post ni Gov Junbik upang maipahayag ang kanilang saloobin. Hindi ko alam, Gov, kung wala ka sa Cavite or what, pero ang irresponsible ng ganitong act na hindi man lang nagparamdam or kahit na sinong admin mo to say something sa gitna ng ganito kalakas na ulan, kahit yung mga younger students na lang sana eh, ani ng isang netizen. Gov, ano na, naghihintay ako, lampas tao na ba dito, sabi naman ng isa. Dati kahit rasik lang ng laway nagsususpend ka na. Ngayon, lalangoy muna kami bago ka magsuspend. Sabi pa ng isang pahabol na post. Nagbago ka na, Gov. Iba ka na. Ani ng isang nag-aantay na netizen. May nagkumpara pa nga sa kanya. Ang sabi, kung si Gov nga manhid, di pa nakikita yung mga comment natin. Mas okay pa si Gov boying eh. Nakakaintindi ng mga pang-umagang estudyante. Hais. Ano na kaya ang nangyari sa ating Gov na dapat siyang umuunawa sa ating lahat? Hais. Sana si Boying na lang ang naging Gov. Buti pa yun, nakakaramdam at hindi manhid. Hais. Kawawa naman kami. Marami ang umasa subalit natapos ang araw ng September 16, 2019 ay wala naging update sa page ni Gov Pogi na inaasahan ng mga kabitinyo. Nasaan niya ba si Gov? O ang mga admin niya at walang update sa Facebook. Kamakailan naging biro-biruan ang pag-suspend ni Gov ng mga klase dahil sa mga pagkakataong nagsususpend siya at inaasahan ang malakas na ulan ay kabaligtaran naman ang nagaganap. Pansin din ang comment ng isang netizen na nagsabi, Gov, baliktad na ba brain cells mo? Kung kailan walang tigil yung ulan, hindi ka nagsususpend. Tapos kapag sobrang maaraw, nagsususpend ka? Wow, galing, Gov. Ani ng post na to. May ilang komento din na nagpapanukala na bitawan na ni Gov ang pag-announce nito at ipaubayan na sa mga mayors. Sabi ng isang Facebook user,
Gov, ibabayo mo na lang sa mga mayor ang class suspension due to bad weather. Ang isang post naman ni Gov John Vic noong City 5 ay naaminadong palpak ang forecast. Palpak na naman ang forecast heavy rains yung pala'y maliwanag ang araw. Bukas ang forecast heavy rains na naman, dapat ba maniwala ako at magsuspend muli? Ani ng post ni Gov sa kanyang FB page. Kapansin-pansin din ang post ito noong August 09, 2019. Ano ito? Pag tinamaan ka talaga ng malas. Nang sinabi ulan, maaraw. Nang sinabi maliwanag, ulan. 0-2 ako this week. Ngayon, di na ako makapagpigil. Classes suspended for the rest of the day, August 9, 2019. Sorry parents and students, please stay safe and make sure the children are home safe. Umani ito ng iba't ibang reaksyon na kesyo delayed na daw ang announcement. Subalit sa September 16, 2019, ano ang nangyari? Nanatiling nakalutang sa isipan ng maraming Kabiteño ang madalas at nakasanayang anunsyo nito sa kanyang Facebook page. At ang mga ito ay naghintay, subalit hindi dumating at walang update na naganap. Ikaw, ano sa palagay mo kung bakit walang anunsyo? Dahil ba sa nagdadalawang isip siya? O tama ba ang netizens? O nagbago na siya? O di kaya marahil may ginawa siya na mahalaga? O marahil meron lang tayong hindi nabasa o nalaman ng mga kaganapan kung bakit naganap ang mga bagay na to at tayo lang ang hindi nakaunawa? O di kaya tama ba sa tingin mo na ang mga mayors na ang manguna sa ganitong bagay at ibubaya na lang sa kanila? O di kaya, ano kaya ang magiging suggestion mo bilang kabahagi nito? Comment below baka sakasakali mabasa ni Gov John Vic. Paalala lamang po, ang mga laman nitong video ay hindi panghusga. Ito ay pasasalarawan o papupost lamang ng mga bagay na nakasaad na sa internet na nasa publiko.